of the nation. Inaaresto na rin ng korte ang komedyanteng si Rufa May Quinto dahil sa pagkakadawit sa issue ng Dermacare Beyond Skincare Solutions. Naunang nadawit siya ng aktres na si Neri Naig Miranda na nasa ospital pa rin kaya posibleng hindi makasipot sa pagdinig ng kanyang kaso bukas. May report si Mav Gonzalez. Ang actress-comedian na si Rufa May Quinto, isa sa mga brand endorser ng Dermacare Beyond Skincare Solutions. At ngayong nahaharap sa mga reklamo dahil sa Dermacare, ang endorser din itong si Neri Naig Miranda, pati si Rufa May, hinahabol din. She's facing 14 counts of yung violation ng Section 8 of the Securities Regulation Code. Available. Nagugat ang kaso sa panghihikayat umano ng Dermacare na mag-invest ang mga kliyente nito. Ayon sa SEC, hindi rehistrado ang Dermacare para mag-solicit ng investment at wala rin itong lisensya para magbenta ng securities. Pagtitiyak ng abogado ni Rufa May, haharapin niya ang kaso. Susuko raw siya para makapagpiyansa. Pero hindi sinabi ng kanyang abogado kung kailan. Biktima lang din daw si Rufa May, kaya pag-aaralan daw nila kung maghahain ng kontrademanda. She's worried kasi nga hindi naman totoo yung mga allegations sa kanya. Hindi sa kanya nakapagbayad ng down payment. Tapos yung mga cheque po, is puro din tumalbog. Ang aktres at negosyanteng si Neri, naunang sinampahan ng syndicated estafa at paglabag sa Securities Regulation Code ng 39 complainants. Naengganyo kasing mag-invest ng halos 90 million pesos sa Dermacare ang mga complainant dahil sa mga endorser tulad ni Neri. Sa Pasay City Jail siya ikinulong, pero nitong November 29 ay dinala sa isang di tinukoy na ospital alinsunod umano sa utos ng korte. Wala naman po tayong noted na medical emergency. Ito lang po ay talagang, personal request sa court na ito ay nag-grant para lang i-determine kung kumusta ang kanyang kalagayang pangkalusugan. Sabi ng BJMP, wala namang hindi pangkaraniwan sa nangyari dahil karapatan naman daw ng bawat bilanggo na magpatingin sa doktor. Posibleng hindi pisikal na makaharap si Neri sa pagdinig ng kaso bukas sa Pasay Regional Trial Court. Makipag-ugnayan po kami if possible na teleconferencing na lang ito and physical presence na lang ng lawyer niya. Sa Miyerkules, nakatakdang ibalik si Neri sa kanyang selda. Hindi pa nagpapaunlak ng panayam ang kampo ni Neri. Pero ayon sa kanyang abogado, malungkot silang hindi man lang siya naabisuhan ng maaga tungkol sa reklamo para nagkaroon daw sila ng tsansang makapagpaliwanag bago pa umabot sa korte. Tiwala siyang mapapatunayang walang kasalanan si Neri. Mav Gonzalez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Naghain ang impeachment complaint ngayong araw ang ilang individual laban kay Vice President Sara Duterte. Ilan sa mga batayan ng reklamo ang banta umano ng bise sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos at ang hindi may paliwanag na gastos ng OVP confidential funds. May report si Chino Gaston. Pirmado ng 16 na individual ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kabilang sa kanila ang mga kaanak ng ilang napaslang sa Duterte drug war, running priest na si Father Robert Reyes at ang apo ni dating Senador Ninoy Aquino. Nagsilbing tagapagsalita ng mga naghain ng reklamo si dating Senador Laila De Lima. Ang inihaing grounds for impeachment, culpable violation of the Constitution, graft and corruption, bribery, betrayal of the public trust at iba pang high crimes. 24 ang articles of impeachment. Articles po are the misuse, the failure to account, the intel and confidential funds of both the office of the vice president and also of the Department of Education. Yung kanyang mga threats, yung kanyang mga rants, her involvement also in the extrajudicial killings during her term as mayor of Davao City. Nauna nang sinabi ni Pangulong Marcos na aksaya lang sa oras ang pagsusulong ng impeachment kay Duterte. Pero para kay Akbayan Party List Representative Percy Sendanya na nag-endorso ng impeachment complaint. Mahalaga po itong impeachment complaint na ito para simulan na yung totoo na step process towards holding the Vice President accountable. Kailangang ma-refer ang complaint sa plenaryo para ma-endorso sa Committee on Justice. Ang komite ang magdidesisyon kung sufficient in form and substance ang complaint. Yun nga lang, sa December 21 na ang last day ng session bago mag-Christmas break. We have 10 days to act on it.
10 session days. So pag pinail ngayon, kulang na. Titignan din yung legal staff ko, no? Kung may laman talaga. Nandun yung betrayal, public trust, mga ganyan. Yung mga basis for impeachment. Naniniwala si Sendanya na hindi hadlang sa paggulong ng impeachment ang limitadong panahon. Paglilinaw ng isang kongresista, walang kinalaman sa impeachment complaint ang magkahiwalay na investigasyon ng Kamara sa Duterte drug war at sa fund utilization ng OVP at DepEd. There are people who would have that opinion na yung lumalabas dito sa mga hearings ito would be a ground. That would be a separate thing. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang kampo ni Duterte na pinadalhan naman ng panibagong sampina ng NBI kaninang hapon. Kaugnayan ng investigasyon sa pagbabanta ng bise sa Pangulo, First Lady at House Speaker. Iniurong sa December 11 ang investigasyon na nakatakda sana noong Biyernes matapos hindi sumipot ang bise. Sinabi rin ng NBI na hindi ito magbibigay ng advance question sa bise kaugnay ng isasagawang investigasyon. Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dumaan sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas ang isang attack submarine ng Russia. Ayon sa Philippine Navy, November 28, nakita ang submarine na UFA 490 sa layong 80 nautical miles, kanluran ng Cape Calavite sa Occidental Mindoro. Neskorta nito ng barko ng Philippine Navy hanggang makalabas ng ating EEZ. Sa ulat ng Russian News Agency, ang submarine ay galing sa sinalihang naval exercises sa Kota Kinabalu, Malaysia at pauwi na sa kanilang Pacific Fleet base sa Vladivostok. Ikinabahala ni Pangulong Marcos ang anyay panibagong panghimasok sa ating EEZ. Pero paglilinaw ng National Security Council, dumaan ang submarine sa may tuturing na high seas kung saan malayang makapaglalayag ang mga sasakyang pandagat. Tingin ng ilang eksperto, posibleng may mechanical problem kaya umangat sa dagat ang submarine. Posible rin daw na may mensaheng gustong ipahiwatig ang Russia sa Amerika at mga kaalyado nito. Nangharas na naman ang China sa mga mangingislang Pinoy sa West Philippine Sea kahit pa masama ang panahon. Nilapitan ng helicopter ng China ang mga Pilipinong mangingisda sa Rozul Reef o Iroquois Reef na nasa loob ng ating exclusive economic zone. Dalawang linggo na ang naroon ang mga mangingisda. Inabutan sila ng ulan at malalakas na alon at dalawa sa 20 bangka nila ang lumubog. Pero hindi sumaklolo ang mga Chino at sa halip, sinilaw sila at binanta ang bobombahin ng tubig. Maging ang pag-abot ng tulong ng ating Coast Guard, ilang ulit na hinarang at binuntutan ng China Coast Guard. Ilang beses din silang nag-radio challenge. Sa kabila niyan ng pag-aligid ng mga Chinese vessel, nasagip ang mga mangingisda at inabutan ng PCG ng kaunting tulong at food packs bilang pamasko. Didepensahan naman ng Chinese Foreign Ministry ang ginawa ng China Coast Guard. Legitimate at lawful daw ang ginagawa nitong pagbabantay dahil may soberanya ang China sa Spratly Islands na tinatawag nitong Nansha Kundao. Bumabangon pa lang ang Bicol sa mga nagdaang bagyo muli ng inulan ng rehiyon dahil naman sa shear line. Nagdulutin niya ng pagbaha at pagguho ng lupa sa ilang lugar ng bansa. May report si Marie Zumali. Bumaha sa ilang bahagi ng Kasiguran, Sorsogon, resulta ng malalakas na ulan. Lampas tao ang tubig sa isang barangay. Halos umabot sa tuktok ng matataas na puno. Sa isa pang barangay, abot binting baha ang pumasok sa mga bahay. Sa bilis naman ang pagtaas ng tubig sa isang barangay sa Sorsogon City, inilikas ang mahigit 200 residente. Muntik na ring abutin ng ilog ang mga bahay sa ibang barangay. Salbay, ilang individual na natrap sa rumaragas ang ilog ang sinagip ng mga rescuer. Sa Vinzons, Camarines Norte, nag-rubber boat ang mga rescuer para sagipin ang mahigit 40 residente mula sa abot dibdib na baha. Kabi-kabila naman ang pagguho ng lupa sa bayan ng Labo. Isang bahay ang natabunan. Nasawi ang lalaki nakatira roon. Sugatan ang kanyang asawa. Sa Ragay, Camarines Sur, natagpo ang patay ang isang lalaki na nahulog sa tulay ng tren at tinangay ng baha noong Sabado. May dalawa namang nawawala sa bayan ng Kabusaw. Sa Catanduanes, bumara sa isang kalsada ang mga gumuhong lupa at bato.
Sa tala ng Office of Civil Defense, mahigit 200 pamilya sa Bicol ang kinailangan ilikas. Sa Aklan, kambal na perwisyo mga landslide at pagbaha. Sa kasagsagan naman ng ulan sa Cebu City, bumigay ang isang riprap at gumuho sa isang bahay. Nadaganan ng pader ang ginang sa loob. Namatay siya habang sinasagip. Ang kanyang mister na isugod sa ospital. Ayon sa PAGASA, shear line ang nagpaulan sa ilang bahagi ng Southern Luzon at Visayas. Yung shear line po ay ang pagsusulubong po ng amihan at hangin po nang gagaling sa Silangan o galing sa Pacific. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. 23 days before Christmas, bispasko na ang ilang pasyalan sa probinsya. Sabay rin ang amihan sa simoy ng Pasko sa Antipolo. Tunghaya natin sa report ni Ian Cruz. Tayo na sa Antipolo at doon magpasko. Sa lamig na panahon, ramdam ninyo ang simoy Pasko. Pasukin ang mga bahay na may snow at Santa Claus kasama ang kanyang mga reindeer. Damhin ang mala-white Christmas sa Christmas Village at mapa-look up sa pinailawang giant Christmas tree. Wow! Ang Christmas tree naman ito sa isang mall bukod sa may mensahe ng pagkakaisa, one with the nature pa. Sa Paway, Ilocos Norte naman, tila simbang gabi na sa UNESCO World Heritage Site na St. Augustine Church. Nagsimula na kasi ang taon ng Narimat a Pascua, Joyful Symphony of Lights na inspired ng Aurora Borealis. 2-1! Sa Kapitolyo ng Pangasinan, may Candyland at Disney Princess-inspired na Christmas Village. Tampok din ang mga bilen at giant white Christmas tree. Ian Cruz ang babalita para sa GMA Integrated News. Sparkling with a win, si Nakirai Celis at Kim Ji-soo sa Imawa Ima Asian International Film Festival and Entertainment Special Awards 2024. Sa IG, nagpaabot ng pasasalamat si Ji-soo na kinilalang Outstanding International Actor in a Cross-Cultural Series para sa kanyang pagganap sa abot kamay na pangarap. Thankful din si Kirai for her best performance in a comedy award para sa pelikulang Maldita Sin Maldives. One proud GF si Barbie Forteza sa mga achievement ni Jack Roberto. Isa na riyan ang patapos ng dream house ni birthday boy Jack. Gabby Garcia, naging emotional sa glowing bouquet na birthday surprise ng boyfriend na si Khalil Ramos. Aso ni V ng BTS na si Yontan, pumanaw. Dati nang sinabi ni V na may sakit sa puso si Yontan. Lord Santiago, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagtakbuhan ng mga tao nang sumiklab ang gulo sa gitna ng isang soccer match sa Ginit. Nagpang-abot ang fans na magkabilang team. Ayon sa gobyerno, itsa ng gulo ang isang kontrobersiya sa desisyon ng referee. Marami nagakyatan sa pader para makaligtas. Nagkaroon kasi ng batuhan at crowd crush. Di bababa sa 56 ang nasawi. Binulabog naman ang pagsabog ang mataong kalsadang yan sa Aleppo, Syria. Nangyari yan matapos kubkubin ng mga rebelde ang mga lungsod ng Aleppo at Idlib nitong weekend. Binomba naman sila ng Syrian government at kaalyadong Russia. Ayon sa isang Syrian rescue organization, 7 na ang nasawi sa Idlib. 5 sa kanila, mga bata. Napahamak ang ilang taga Datu, Blas, Hinsuat, Maguindanao del Norte dahil sa kinain nilang pawikan. 3 ang nasawi at 32 ang naospital matapos hinalang malason. Nakaranas sila ng pagsusuka, pananakit ng tiyan at pagkahilo. Ayon sa Provincial Health Office, dumalo sa salo-salo ang mga biktima kung saan ang handa ay iba't ibang putahe ng nabiling pawikan. Patuloy ang imbestigasyon, pero ayon sa mga otoridad, itinuturing ng endangered ang mga pawikan at ipinagbabawal ang paghuli sa mga ito sa ilalim ng batas.
Ang likas na pagka-inosente ng mga bata nagbunga ng kakaibang mga kasabihan sa kanilang quiz sa eskwela. Husuan na yan sa report ni Marisol Abdurrahman. Okay class, our activity for the day, salawikain. Ready na ba kayo? Yes, ma'am! Pag pinato ka ng bato, magkakabungol! Pag maikliang kumot, papalitan! Nge, napalitan na ba ang kasabihan ng mga Pinoy? Yan ang entertaining answers ng grade 1 students ng substitute teacher na si Giselle from Children of God Learning Academy. Bato, bato sa langit. Aray! Aaray talaga ang ulo mo sa sagot ng mga bata. Ang hindi matingal sa pinanggalingan. Mababangga! Ang kwento ni Giselle, may nakita siya noong TikTok post tungkol sa wise words from the first graders. Kaya naisipang subukan sa kanyang mga estudyante. Pag-mindyo ka, malinis ang kapaligiran. Pag binatok ka ng bato, babatuhin! Naturally funny at straightforward daw ang students. Kaya perfect score sila para sa netizens. So I also made sure na hindi ko dinismiss yung mga sagot nila. Sinabi ko na ito yung tamang kasabihan, ito yung tamang salawikain, pero hindi rin naman mali yung mga sagot nyo. Marisol Abdurrahman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang news authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.